Magandang umaga mga bata, panibagong araw, panibagong kaalaman. Ako nga pala Sir Nix, ang inyong guro sa mathematics. Nagsasabing, ang math ay huwag mong katakutan. Dahil nandito ako upang ikaw ay tulungan. At ngayong araw nga, ang ating pag-uusapan ay ang tungkol sa area of composite figures. Math 6, Quarter 3, Big 6. Handa ka na bang matuto? Tara, at simulan na natin. Ano nga ba ang tinatawag nating area? The surface covered by a plane figure is what we call area. It is measured in square units. Katulad dito, ito ay isang rectangle at kung mapapansin niyo ay may mga square o hinatid sa mas maliliit na square units. So para malaman mo kung anong area ng figure ito o ng rectangle na ito, ay kinakailangan mo lang bilangin ang mga square units na loob nito. Nabilang mo na ba? Kung ang sagot mo ay 24 square units, tama ka. Ngayon naman, ay huli nating balikan o reviewin ang iba't ibang formula sa pagkuha ng area. At una na nga rito ay ang find the area of a square whose side is 5 cm. Tulad nito, kung mapapansin mo, ang bawat sides ng square ay mayroong ilalinya na kulay pula. Ibig sabihin lang po ito na ang bawat side kasi ng square o ng parisukat ay magkakapareho ng sukat. Kaya kung 5 cm yung isa, ang natitirang tatlo pang sides ay 5 cm din ang sukat. At ano nga ba ang formula sa pagkuha ng area ng square? Ang formula ay area of the square is equal to side times the side. So kung ang side natin ay 5 cm, ito ay magiging 5 times 5. At 5 times 5, ang sagot natin ay 25. 25 square centimeter. Kung mapamasin mo, ang ating unit centimeter ay merong 2 sa ibabaw. Tandaan, it represent the square units na ating sinukat kanina gamit ang figure na square. So, madalas itong makita basta ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa area ng mga plane figures. Ngayon naman ay pag-usapan natin or reviewin natin ang formula sa pagkuha naman ng area ng rectangle. Find the area of a rectangle with a dimension of 4 cm by 3 cm. Tulad ito, 4 cm and 3 cm. Kung mapapansin ninyo ay meron at mga guhit na kulay pula. Yung isa ay isa lang at yung isa naman ay dalawahan. Ibig sabihin ng isahan, magkapareho ang sukat nila. So kung 4 cm sa baba, ay taas ay 4 cm din. Sa kabilang banda naman, kung 3 cm yung nasa right side, ibig sabihin 3 cm din yung nasa left side. Ano ba ang formula sa pagkuha ng area ng rectangle? Ang formula ay length times width. So ang length natin ay 4 at ang width natin ay 3. Kaya 4 times 3, ano nga ang sagot? 12 or 12 square centimeter. Ngayon naman ay magtungo tayo sa area ng rectangle
or area ng triangle. So find the area of a triangle whose base is 7 cm and the height is 10 cm. Tulad dito. 7 cm and 10 cm. Paano nga makukuha ang area ng triangle? Ang pagkakunta ay base times height divided by 2. Ang base natin ay 7 at ang height ay 10. Kaya naman, 7 times 10 divided by 2. 7 times 10 is 70 divided by 2. Kaya ang area ng ating triangle ay 35 square centimeter. Tandaan, yung 2 sa ibabaw ng ating mga units ay madalas natin inalagay basta area ng plane figures ang ating pinag-uusapan. Pero pwede bang huwag nang ilagay ang 2? Hindi. Kailangan laging nandoon o kasama ng ating mga units yung number 2 para matukoy natin na area ang kinuha o sinagutan natin na problem or tungkol sa area yung problem na ating sinagutan. Sumunod naman ay find the area of a circle whose radius is 6 cm. So ang radius natin ay 6 cm. Ano ba ang pumula sa pagkuha ng area ng circle? Dahil radius ang ating given, ang formula para makuha ang area ng circle ay pi r squared. Ano nga? Pi r squared. At ang pi ay may katumbas na 3 and 14 hundredths. Actually, hindi lang 14 hundredths, kundi walang katapusan. Tuloy-tuloy po siya. Pero ang focus lang natin ngayon is 3 and 14 hundredths sa value ng pi. Kaya naman, 3 and 14 hundredths times 6. Kung saan ito ay naka-raise sa 2. So again, 3 and 14 hundredths. So, hindi natin solve yung may exponent. So, hindi po sa 6 times 2, kundi 6 times 6. Kaya 6 times 6, ang sagot ay 36 at hindi 12. Ngayon naman ay i-multiply na natin siya. 3 and 14 hundredths times 36. Ang sagot, ang area ng circle ay 113 and 400 square centimeter. Madali lang, di ba? Sana ay natandaan ninyo ang mga formula sa pagkuha ng area ng mga given plane figures. Ngayon naman ay pag-usapan natin kung ano ba ang tinatawag nating composite figures. Ang composite figures ay a figure that can be divided into more than one of the basic figures. So, ibig sabihin, ito ay binubuksan dalawa o higit pa mga figures or mga plane figures na pinag-usapan natin kanina. Tulad ng square, rectangle, triangle, circle, at marami pang iba. Eh, paano makukuha ng area ng isang composite figures? Ang sabi, to find the area of a composite figure, divide the composite figure into basic figures. And then, use the relevant area formula for each basic figure. Halimbawa, tulad ito. Ano bang mga plane figures ang bubuo sa composite figures na ito? Tama, ito ay merong rectangle,
At meron din siyang triangle. Ano ba ang formula sa pagkuha ng area ng rectangle? So, length times width. Eh kapag naman triangle, base times height divided by 2. So, ganun lang kadali. Kapag meron kayong na-encounter ng mga composite figures kung saan hinihingi ang area nito, ay kinakailangan lang siyang paghiwalayin at isod ng magkahiwalay. After makuha ang area ng dalawang main figures, tsaka siya pagsasamahin para makuha ang area ng kabuuang composite figures. So, panghalimbawa, tulad ito, ito ay binubuo ng semi-circle or kalahati ng isang buong bilog at meron din siyang rectangle. E ano ba ang formula sa pagkuha ng area ng isang semi-circle? Siyempre, pupunta tayo doon sa formula ng buong circle at ito ay pi r squared. Then, divide na lang natin sa 2. Kapag naman rectangle, ang formula ay length times width or L times W. Another, ano naman mga plane figures ang bumuo dito sa ating composite figures? Tama, ito ay mayroong square. At syempre, meron ding circle. Ano ba ang formula sa pagkuha ng area ng isang square? Tama, S times S or side times side. Samantalang kapag circle naman, ang formula sa pagkuha ng area ay pi r squared. Ngayon ay magsagot tayo ng question. Identify the plane figures that form the following composite figures. So, tutukuin nyo lang kung ano mga plane figures ang pinagsama natin or pinag-combine natin para mabuo ang isang composite figure. Handa ka na bang magsagot? So, narito lang ang ating gawain. Ito ay 1, 2, 5. So, again, credit to the writers, layout artists, and illustrators of Math 6, Quarter 3, Module 6 of Dep Ed Bulacan. Tapos ka na bang magsagot? Na-identify mo na ba kung ano mga plane figures ang ginamit para mabuo itong composite figures na ito? Kung tapos ka na, please write your answer on the comment section of this video. At kapag pinusuan ko ang iyong sagot sa activity number 1, ibig sabihin, tama ang iyong mga nag-isagot. Tara at magpatuloy na tayo. At ngayon nga, ang atin namang pag-uusapan ay tungkol na sa finding the area of composite figures. Unang halimbawa, find the area of these composite figures. So, parang katulad lang kanina. Ang pinagkaiba lang is meron na siyang mga sukat. Nandiyan yung 7cm, 6cm, at 10cm. At syempre, para mas madali ang kung paano ang gagawin para makuha ang area nito, ay i-identify muna kung ano yung mga plane figures na pinagsama-sama. At ano nga yun? Tama! Rectangle at triangle. So, muna natin isulat yung area ng rectangle. At para ma-solve ang area ng rectangle, ay kinakailangan natin malaman ang length at width nito or length times width or L times W. Eh sir, alam ko pa ang length nito dahil merong 7cm at saka 10cm. Kung mapapasin mo, yung kulay yellow siya yung ating rectangle. At yung triangle natin ay ginawa ding kulay gray. Yung 7cm ay nagtatapos hanggang sangganan lang ng nakukulay yellow nating rectangle. Samantalang,
Ang 10 cm naman ay ang hanggan nito, magsisimula sa rectangle at magtatapos sa pinakadulo ng ating base ng triangle. Doon kaya ang pinakalength na ating susukatin or gagamitin? Siyempre, yung 7 cm na yung ating length. Dahil ito ay nag-start sa point kung saan nandoon yung unang sukat ng ating rectangle at nag-end sa kabilang point kung saan nandoon pa rin yung ating rectangle. So yun lang yung sakop ng rectangle natin, hanggang 7 cm lang. At syempre ang width ay 6 cm naman. So ngayon para makuha, i-multiply natin. 7 times 6. So 7 times 6, tama, 42. At syempre, isama na natin ang ating unit of measurement at yun ay centimeter. So, ang sagot ay 42 square centimeter. Ngayon, ay alam na natin na ang area ng ating rectangle ay 42 square centimeter. So, ngayon naman, ang nakakulay yellow ay ang ating triangle dahil ito naman ang ating sapatin. At ang kinakailangan nating mga measurement ay siyempre kailangan malaman ang sukat ng base. E paano malalaman ang sukat ng base? Kung ang haba ng length, kung ang length natin sa rectangle ay 7 cm lang at ang ating sukat naman sa ibaba ay 10 cm, saan ang sukat nito ay mula sa rectangle hanggang sa dulo ng triangle, kaya 10 cm. So, isubtract lang natin ito. So, 10 cm minus 7 cm para makuha ang sukat ng base ng ating triangle. Sagot ay 3 cm. At ang formula para makuha ang area ng triangle ay base times height divided by 2. Ang ating base ay 3 cm. At syempre, ang height natin ay katulad din ng sukat ng width ng ating rectangle. Dahil kung mapapansin nyo, nakasandik or nakadikit yung height ng ating triangle sa sukat din naman ng ating width kanina. Kaya ang height ay 6 cm. So, kaya kinakailangan sa pagsasolve ng mga composite figures ay kailangan malinaw ang mata at ma-analyze mabuti kung ano ba ang kinakailangan ng mga measurement lang. Kasi kapag solve mo lang siya ganang sinolve at hindi mo na inisip kung anong mga dapat lamang natin gamitin, eh, for sure, mali ang iyong magiging sagot. So, 3 times 6 divided by 2. So, 3 times 6 is 18 divided by 2. So, ang area ng ating triangle ay 9 square centimeter. At dahil alam na natin ang sukat ng area ng ating rectangle at triangle, ito ay 42 square centimeter at 9 square centimeter. So, hindi pa nagtatapos doon. Kinakailangan natin pagsamahin ang nakuhang area sa dalawang plane figures na bumuo sa ating composite figure. So, 42 plus 9. So, ang sagot ay 51 square centimeter. Ganito rin ba ang nakuha mong sagot? Mahusay. Ngayon ay magtungo naman tayo sa pangalawang halimbawa. Find the area of this composite figures. Again, bago tayo mag-solve, alamin mo muna kung ano yung mga plane figures na ginamit para mabuo itong composite figures. At syempre, ano nga ito? Semicircle at rectangle. So tara, isolve na natin. Ang unang isasolve ay syempre yung ating rectangle. So, ang formula sa pagkuha ng rectangle ay length times width. Ang ating length ay 8 meters at ang ating width ay 4 meters. Kaya 8 times 4, ang sagot ay 32 square meters. Ibig
sabihin, ang area ng given rectangle dito sa ating example number 2 ay 32 square meters. So ngayon, ay pag-usapan naman natin yung ating semicircle. Pero nawawala ang value ng radius. Ang given lang sa atin ay yung value ng ating diameter. E saan ba ang diameter natin dyan? Kung ano ang sukat ng ating length, kung saan nakadikit din ang ating semicircle, hindi lang value ng diameter ng ating circle. So ito ay 8. At para makuha ang radius, radius is equal to diameter divided by 2. At ang ating diameter nga ay 8. Kaya 8 divided by 2, ang value ng ating ngayong radius ay 4 meters. Ang formula sa pagkuha ng area ng semicircle ay pi r squared divided by 2. At ang value nga ng pi ay 3 1/14 hundredths, or minsan sinasabi na 3.14. So ang ating radius ay 4 meters. So 3 1/14 hundredths times 4, kung saan ito ay naka-raise sa 2. So yun yung una nating isa-solve muna. So ang sagot ay 16, hindi 8. Kasi kapag kami exponent, ito ay 4 times 4, hindi 4 times 2. So 3 1/14 hundredths times 16. So ang sagot ay 50 1/24 hundredths divided by 2. So ang area ng ating semicircle ay 25 1/12 hundredths square meters. At dahil alam na natin ang area ng dalawang plane figures, nabuo dito sa ating composite figures, at ito nga ay 32 square meters at 25 1/12 hundredths square meters. So to get the final answer, pagsamahin natin ang mga nakuha ng area. 32 plus 25 1/12 hundredths. Ang sagot, 57 1/12 hundredths square meters. Diba madali lang makuha ang area ng mga composite figures basta sanay ka lang mag-analyze kung ano bang mga figures ang pinagkamasama para mabuo ang mga composite figures na pinapasolve sa inyo. At ngayon ay magsagot tayo ng ating ikalawang activity. Find the area of the following composite figures. So again, ito na yung ating number 1 to number 5. So again, ready to the writers, layout artists, and illustrators of Math 6, Quarter 3, Module 6 ng DepEd Bulacan. So salamat po sa inyong pagkapahiram ng mga video o rin ng mga figures na nakikita ngayon sa ating screen. At kung tapos ka nang magsagot, please write your answer on the comment section of this video. At kapag tama ang iyong sagot sa ating dalawang activity, ay syempre, pupuntahan ko ito. Ngayon naman ay magtungo tayo sa ikatlong halimbawa. Find the area of the shaded region. So, yung kulay gray dyan sa screening nyo, yun yung ating shaded region. So, rectangle siya na meron nakapatong na square sa kanya. So, again, gaya nga lang sabi ko sa pag-solve ng mga composite figures, eh, kinakailangan sanay kang mag-analyze or sanay mong i-identify ang mga plane figures na pinagsama para mabuo itong composite figures. So, yun nga ay rectangle at ang square. So, again, pinapahanap sa atin ang area ng shaded region o yung bahagi ng figure nito na kung saan ito ay may shade o may kulay. Kulay gray. So ang unang gagawin ay isolve muna natin yung kabuong area ng rectangle. Ibinigay naman ang sukat nito. Ang length ay 24 cm at ang width ay 2 meters. So
again, ang length ay 24 meters at ang width ay 12 meters. So, multiply natin 24 times 12. Ang area ng ating rectangle dito ay 288 square meters. Ngayon naman ay isolve natin ang area ng ating square. So, ang formula is side times side. At ang side ng square ay 9 meters. Kaya 9 times 9, ang sagot ay 81 square meters. At dahil alam na natin ang area ng dalawang figure, so ang gagawin natin ngayon ay isusubtract. At bakit isusubtract? Kung matatandaan ninyo, ang hinihingi sa atin ay ang area lamang ng shaded part. Hindi tulad ng mga naunang composite figures na kung saan magkahiwalay sila, di ba? Yung rectangle at saka yung triangle na pinagdikit, yung semicircle at yung rectangle na pinagsama. Dito kasi sa ating example number 3, pinagpatong sila. So ngayon, ang gusto malaman lang ay kung ano ang area ng shaded part. Kaya kailangan isubtract. Dahil kung walang nakapatong na square, ang area talaga ng ating shaded part is 288 square meters. Pero dahil merong nakapatong na square sa kanya na hindi shaded or walang kulay, kaya kinakailangan kunin ang kanyang area para isubtract naman sa kabuong area talaga ng rectangle. Kaya 288 minus 81. Ang sagot ay 207 square meters. So yan ang area ng shaded part. At para sa activity number 3, find the area of the unshaded part or unshaded region. So kabalik na rin ang ating example number 3. Ito ang kinakailangan yung kunin ng area o malaman ng area is walang kulay or unshaded. So dito na ang ating activity number 3 at yung item 1 to 5. And again, credit to the writers, layout artists, and illustrators of Math 6, Quarter 3, Module 6 of DepEd Bulacan. At kung tapos ka nang magsagot ng ating activity number 3, please write your answer on the comment section of this video. At kapag pinusuan ko, ibig sabihin tama ang iyong mga sagot. At natapos na naman ang panibago nating aralin ngayong araw. Sana ay marami kayong natutunan tungkol sa pagkuha ng area ng mga composite figures. Muli, ako nga pala si Sir Nix, ang inyong guro sa mathematics, nagsasabing ang math ay hindi mahirap, lalo na sa mga batang tulad ninyo na may pangarap. Paalam!